Hello po, magandang gabi po sa lahat. Good evening, Science Majors. Hello, hello, hello. Can you hear me guys? Audible po ba yung audio? Kindly respond po sa ating comment section, if okay ba? So that we can start early, para hindi tayo aabuti ng 10 p.m. Kasi meron pa akong gagawin later on. Hello po. Kindly comment po, kindly respond, if okay ba yung audio nakin? Yes po. How about the others? Okay ba? Okay. Hello mga zombie people, mga zombies 2.0 natin. Yun. Okay, so 103 tayo ngayon, 53 sa YouTube at saka 50 sa Facebook. So half is absent. Nasa na yung iba? Oh, sabotable naman because Friday naman ngayon. Friday gala day, 'di ba? Okay? So before we start guys, kindly share this live feed po para malaman ng mga ibang science majors natin. Kindly share po sa inyong timeline, sa inyong mga kagrupo po at saka sa mga classmates ninyong nag-aasam po na mag-top notcher po ngayong March 2024. So by the way guys, next month na po. It's barely 40 plus days na lang and sasabak na po kayo sa examination. 'Di ba? And, okay, I like the haircut. Yes, bagong gupit po ako. Alright, sige, ano. Before which, I just want to, I hope nakita nyo na po yung post. Kasi tapos na po ako sa science compendium po natin. Okay? So, tapos na talaga ako after how many days? Kasi sinigurado ko po na siksik, liglig, at ano, kompleto recados po yung ano reviewer po natin. So from physics, chemistry, biology, earth and space at saka science instruction. So lahat-lahat po is nandito na. So if ever gusto po kayong mag-avail, kindly PM po sa page kasi aasikasuhin ko 'yan mamaya. Hindi pa ako naka-reply kasi ang dami pong nag-respond doon sa ating materials. Okay? So meron po tayong tatlong package sa na pwede nyong i-avail later on. Okay? Kindly message the page para at least malaman nyo kung ano ang proseso at magkano. And I'm sure guys that use this, mayu-utilize po ninyo ito, hindi lang po sa review, but at the same time, when you are teaching. Yes, you can use this, especially the test banks at saka itong reviewer po nito guys para na itong isang book. If ever meron kayong students na magte-take po ng mga college entrance examinations, you can actually use this. Okay? So if you want to avail, kindly PM po si Facebook page po natin. Alright? PM po para ma-replyan ko kayo mayat maya. Okay? Sige. So today we'll be having microbiology at saka parasitology. Okay, ito po yung pang-apat po na components sa ating biology. And pinakalas po natin is anaphysio. And by the way guys, itong microbiology at parasitology is madami talagang terms. Okay, so I don't need to discuss these things because ano siya, definition of terms lang po talaga. Wala pong concept, wala pong ano. Puro talaga what is, ano ang mga definition, what is the term here, kung ano si microbes, kung ano mga microbes, ano mga sakit, all of the diseases. So para po tayong nasa medical field ngayon. Okay? Kaya idadaan ko na lang po sa trivia. Yes, ititrivia ko po ito because magiging boring if ever i-discuss ko lahat by definition. So parang lalaruin lang po natin. Like yesterday, para at least merong retention. Kasi verbatim naman ito, halos lahat po is trivial terms, trivial words po si microbiology at saka si parasitology. Okay? So, kuha na kayo ng kape dyan at magsa-start na po tayo ngayon. Okay? So, discuss muna ako about microorganisms. Kasi ito po yung primary topic po dito sa component po na ito. Okay, so let's start with microorganisms. So microorganisms, guys, as we all know, from the word micro, mga maliliit po, mga minute
organisms or living organisms, hindi living or non-living, na cannot be seen by our naked eye. So hindi natin siya nakikita, and we can only see them by the use of or through the use of microscope. So what are they? They are also called as microbes, okay? And they are used to describe harmful organisms. Ito pong mga harmful organisms na ito, ito po ay tinatawag nating mga pathogens, okay? Mga pathogens. These are the ones that are harmful, okay? Microorganisms also are living things or is a living thing that is too small to be seen with the naked eye, and they exist as unicellular, multicellular, or cell clusters. Okay? Pwede silang single-celled, pwede din silang multi-celled, pwede silang nagkumpul-kumpul. Okay? Yan yung nature po sa ating mga microorganisms natin. Sige nga, please name all of the microbes in the microbiology world. What are the 5 microbes or what are the 5 microorganisms? Name them all sa ating comment section. Go, pakisagot, and I will wait for everybody's response. Sige, go. Okay, at dumami tayo. 85 sa ating YouTube, 73 sa ating Facebook. So parang magko-contest na naman tayo. Team Facebook natin at saka team YouTube sa ating drills mayat maya. And meron tayong mga uncle ngayon. Yes, meron tayong mga uncle because we will drive through sa ating virology timeline. O, sino kaya yung mga scientist na dadaanan natin mamaya? Hintay. Okay, so ano yung mga microorganisms natin? So we have, okay, nandito si Ma'am Ashley. Hello po, Ma'am. Salamat po sa pagbisita. Oh. Ito po si Ma'am, LPT na po siya ngayon. Isa sa mga zombies natin na always present po sa mga discussions in the last batch. Okay? Ano yung mga microorganisms natin? Very good. Kompleto. Okay? So, lahat-lahat, kabilang na po yung mga algae yan, hindi lang algae. Okay? Virus, bacteria, fungi, at saka protist. So, ito po ang 5 na ito na dapat nyo malaman kung ano sila, kung ano ang ginagawa nila dito sa ating environment. Okay? Meron silang mga purpose, meron silang mga ginagawa. Hindi lang sila stagnant, hindi sila static. Always nga sila nagmo-move. Okay? Paano or ano sila talaga? Let's start with bacteria. Okay? So ito from the image, as you can see, these are all types of bacteria. 'Di ba? Iba't ibang itsura, iba't parang parang wiggly-wiggly sila. May mga tails, may iba't ibang mga kulay. So ganyan. Okay? Iba-ibang they always have different structures. And those structures, by the way, mayroong mga purpose. Okay? May mga purpose po 'yan. So, these bacteria, guys, are single-celled microorganisms. Okay, remember ha? Yung mga bacteria po natin are single-celled organisms, which are what? Which are the most diverse and the most widespread organisms on Earth. Meaning to say, na nandito po sila sa ating kapaligiran, na hindi nyo nakikita na nandito sa ating mga kamay, nandyan sa laptop ninyo, nandyan po sa phone ninyo, nandyan po sila, hindi nyo lang makikita. Okay? So diverse talaga sila at very widespread. And ito mga bacteria na ito, they play crucial roles, okay, sa lahat ng mga biological processes. Examples, ano mga examples of bioprocesses? Yung nutrient cycling, di ba? Sa ating, ang tawag noon, mga biogeochemical cycles. Nitrogen cycle, sulfur cycle, phosphorus cycle, so on so forth. Lahat ng mga cycles na iyon, okay? And other than that, decomposition. Because these bacterias, ang mga bacteria po na ito is nakaka-decompose po sila. Okay, they are the ones who parang ginagawa nilang maliit at saka maliit, kinakain po nilang mga dead living organisms. Okay, ganyan po sila. At hindi lang mga organisms, but also plastics
Also, mga synthetic, meron na po tayo, mga oil spills. Meron na po tayong mga ganyan. Gumagamit tayo ng mga bacterias para at least mababawasan yung mga waste products po dito sa ating planeta. Okay? Yes po. Ang tawag po natin dyan is bioremediation. Okay? Bioremediation, sabi ni CH4. Okay? So, aside from having crucial roles, okay, this bacteria po natin, again, microscopic sila, they are single-celled, at saka, the main component po nila is they have no nucleus. Wala po silang nucleus, guys. Kaya nga, tinatawag natin silang prokaryotes. At yung cell wall nila is made of peptidoglycan. And trivia, they are actually the direct descendants of the first organisms na nag-live po dito sa ating planeta. Oh, direct descendants po sila. And they also usually do not have membrane-bound organelles. At saka, yung surroundings niya sa kanyang structure, nasusurround lang po sila by at least one layer of cell wall, which is composing of those peptidoglycan. Okay? So, wala silang nucleus, wala din po silang membrane-bound or membrane-wrapped organelles. Mm. Diba? Such a simplest living organism but very complex characteristics. Okay? At itong mga bacteria na ito, guys, meron silang mga different shapes. Mm. They exist in four shapes. Bacillus po, we have rod shape. Coccus, spherical. Spirilla, spiral. And vibrio, yung curved shape. So, let's visualize the shapes. Okay? Ito po yung mga bacteria shapes. Diba? So, very literal lang po ang pag-name po sa kanila sa kanilang mga shapes nila. So these are the four common bacteria shapes. Again, we have cocci, bacilli, spiral at yung vibrio. Okay? So yun. Ano pa? Bacteria also the way they reproduce by what? By binary fission. So kagibun shinujutsu. Nagko-clone lang po sila. Okay? And some of the bacteria may possess flagella, 'di ba? Yung flagella motility, movement. Okay? And some of which is aerobic at saka anaerobic. Some of the bacteria gumagamit po ng oxygen, and some others hindi po sila gumagamit. And some others also are facultative, can live both aerobic at saka non-aerobic. Okay? So, let's go to the parts of the bacteria cell. Alright, diba? So we have tackled all of this yesterday. Okay? Yung mga different terminologies at saka functions of each of the parts of the cell. Okay? Now, so let's move to archaea. Okay? Sino ito mga archaea na ito? By the book po, isa lang po ang pinaka-characteristic sa kanila. Yung location nila. Saan sila located, guys? Sige, matanong ko kayo. Saan sila nalolocate? Na-late daw yung Disney Princess, sabi ni Ma'am Christine. Hello po, Ma'am. Kaka-start lang po namin. Okay, very good. They live in extreme environments. So these are the organisms that are what we call, yes, tama po kayo, extremophiles. For the word extremophile, extreme. Grabing-grabe talaga. So they are usually found on volcanic vents. Okay? Yung mga black smokers natin sa baba, sa ocean floor. Ano pa? Sa mga salty environment. Sa mga maiinit na lugar, dyan po sila mahilig. Yan po yung ano nila, habitat. Okay? So grabe sila. They always adapt to such extreme at harsh na environment. Okay? They can always adapt. They have the ability to do so. Okay? And these archaea, guys, again, they are microscopic. Single-celled pa din sila. Wala po silang nucleus. Okay? Pero, isang characteristic, main characteristic nila is yung membrane nila, yung outer membrane, nagko-contain po sila ng unique na lipids na hindi makikita sa ibang organisms.
That is why pwede silang makatira doon sa mga extreme environments. And most of which, itong mga archaea na ito, when we see it on the microscope, they look like actually, they look like a lot sa mga bacteria. So yun. Excuse me. So archaea, they are surrounded by membrane. Again, unique lipids po sila. Best known for living in extreme environments. And they utilize different sources of energy. Ganyan po sila. The way they create or they produce energy is through these chemicals. Oh, chemosynthetic autotrophs. As you remember, diba? So, what are these? Okay, what are these? Ito po yung mga methanogens natin, yung mga halophiles, thermophiles, at saka yung mga cyclophiles. Okay? Methanogens, methane. Halophiles, they live in salty environment. Example po sa Dead Sea. Salty doon. Thermophiles, thermo, extreme hot temperatures, cyclophiles, cold temperatures. At madami pa po mga files ito. Okay, hindi ko na sinali yung iba. Okay? So ito yung po mga main. Okay, main lang po tayo ha. Madami sila actually. Sige. Let's jump to protists. Okay, protists na po tayo. Okay. Ito yung mga protists natin. Tatlo lang term nila. Animal-like, plant-like, fungi-like. Bakit like? Kasi they are neither animals nor plants nor fungi. Kasi iba po sila. Oh, para silang alien species. Hindi sila kabilang sa tatlo na iyan. Pero they are characteristically alike, same with the plants, animals at saka yung fungi. But they are not. Okay, hindi sure. So, these protists, again, are unicellular. Meron ding namang multicellular. At some of the protists are pathogens. And they include, these protists includes protozoans, seaweeds, at saka molds. And the way we determine these protists is by their movement. Iba-iba po yung mga movement nila. Yes, may identity crisis po itong mga protists na ito. Pero, specific yung movement nila. Because these protists, examples of this, itong paramecium na ito, si amoeba, euglena. Okay? Merong cilia, yung paramecium. Yung amoeba, merong pseudopods. Euglena, merong flagellum. Okay, let's go back to the terms. Pag cilia again, ano yon? Hair-like. Pseudopods, nabaliktad ko. Wait lang. Change ko muna. Baka mali to yung people. Wait. 1 minute. Hindi ko nakita yun. Exchange ko muna para at least. Kasi meron sa inyong mga nag-screenshot dyan. Ah, ito. Okay, so again, we have paramecium. Basta paramecium, hair-like. Okay, pseudopods, flagellum whip-like, yung pseudopods mo natin is false feet. Okay, yan po yung tatlong umuulit, bumabalik sa examination. Okay, let's jump to fungi. Okay, fungi. Examples of fungi, itong, anong tawag ito, toadstool or mushroom. Okay, so these fungi natin is these are eukaryotic microorganisms na including na po yung mga yeast, molds, mushrooms. And this fungi is very essential po for various ecological processes. So ano mga processes po nito? Okay? What are the processes? Itong mga decomposition because these are decomposers. At itong mga fungi na ito pwede natin gamitin sa alcohol production, food production, diba? And some others, and certain fungi po, is pwede silang magka-cause ng diseases. At yung cell walls nila are made of chitin. So, paano sila nag-reproduce? Sige nga, matanong ko kayo, how do these fungi reproduce? Go.
Give me the term there. Starts with the letter S. How do they reproduce? Itong mushroom na ito. Let's start with this mushroom. Excuse me. Very good. They reproduce by releasing spores. Okay? Spores po. Ganyan sila nanganganak. Ganyan sila nakakapadami sa kanilang mga lahi. Okay? So, again, fungi, they are decomposers. They form symbionts. They are also parasites. It depends on what fungi are they. Okay? So, spore formation or sporogenesis. Very good, Ma'am Carly. Okay? So, let's jump to virus. Okay, virus. Examples of viruses: HIV, hepatitis, Ebola, adenovirus, influenza, rabies, bacteriophages, papillomavirus, rotavirus, herpes virus, etc., etc., etc. Ang dami nila actually. Super dami nila. And what are these virus na ito? They are non-cellular infectious agents that require host to replicate. So hindi sila makaka-replicate pag wala silang host. Sino itong host na ito? Ito po yung dinadapuan nila para to control and propagate. So parang hina-hijack po nila yung host so that they can utilize the proteins there so that they can replicate. Okay? Even though they can hijack them, they are actually non-living things. Okay? And what do you call them, itong virus na ito, if hindi talaga non-living sila? Hindi sila living things. These are actually particles. Particles lang po sila. Because they can't also reproduce on their own. Again, kailangan sila ng host na dapat nilang ma-infect for them to propagate. Okay? So what are the parts of the viruses? Ito yung parte, okay? Starting with the fatty envelope, the capsid. O, alam nyo ng capsid na yan. Diba? Capsid. Gen Ed Science. Oh. Okay. We have proteins na nagsistick po sa kanilang mga outside structure. We have the instruction booklet genes. Yan yung coding genetic information na galing po sa viruses. Yan yung RNA. Diba? Okay. So, ano pa? Tapos na tayo sa virus. Let's have algae. Algae, ka-same name ko. Okay? What are these algae? These are group of oxygenetic phototrophic eukaryotic microorganisms. And may, itong algae po na ito, majority po sa kanila is meron silang pigment. Ito po yung chlorophyll A. Kasi merong chlorophyll B, merong chlorophyll C. So majority po sa kanila is yung letter A. Okay? At itong algae po na ito, these are actually important food sources for animals in both freshwater at saka saltwater system. Because these algae are actually photosynthetic, they can reproduce or they can produce food on their own. Yan yung kinakain ng mga marine organisms natin sa dagat at saka doon naman sa land. Alright? So we are done with the five microorganisms. So bakit natin tinatackle ito? Why do we need to study them? Okay? Because they have importance. They are very important to our society, to our environment, to our community. So bakit sila why are they important? Okay, ito yung mga importance nila. Okay? One is for vaccine production. Ginagamit natin sila for making vaccines. Example, polio. Not only vaccines, but also we can do food production. Example, bread making, yogurt making. Diba? Aside from that, is microorganisms recycle nutrients. Pag wala sila, makikita natin sa paligid, puro lang mga patay, dead remains, hindi sila nadidissolve, nadidisintegrate. Hindi sila nawawala. Sila yung people or sila yung actor on which na nakakawala sa mga something tapos umuulit sa cycle. Nagiging nutrients po sila sa ating mga tanim ulit.
So if ever wala sila, wala na tayong, nagsiksikan na tayo ngayon. If that's the case, di ba? Okay? Because they are what? They are biological recyclers. Okay? So, aside from that, alcohol brewing, or food production, at saka degradation because they are actually saprophytes. So, those are the things na dapat yung malaman kay microorganisms. Fungi, bacteria, algae, protease, ano yung isa, virus. Okay. Alright, sige. So, trivia. Stretching muna kayo. Stretching muna, stretching. Medyo madamay-dami ito. Okay? Kindly type ready if lalaban ba or tatakas. Start na tayo. Kindly type ready. May tanong si Sir Virgilio. So ano po yung genetically modified microorganism? Yan po yung mga organism po, sir, na meron tayong inimplant, may implantation of another gene na galing sa certain organism tapos nilagay po natin sa isa. Yan yung mga GMOs po natin. We are utilizing something, for example, the insulin. Iba po yung ginamit natin tapos nilagay natin sa isa so that we can reproduce. Okay? Ready na? Wag na kayong maging tahimik. Okay? Handa ng matameme. Lalaban daw. Okay, ready na? Sige, let's start. 159, 68 sa team Facebook, 91 din sa team YouTube. Tingnan natin kung sinong grupo ang pinaka mabilis mag-type ng sagot. Okay, go! So, first one, a virus that specifically infects bacteria, what do you call this? A virus that specifically infects a bacteria, di ba? Traidor. Virus na nakaka-infect mo siya sa mga bacteria, what do you call this? Go! Okay. Oh, sana yung team YouTube. Naglo-loading sila. Oh, puro Facebook ito. Very good. Okay. Galing. So, this is the first one, bacteriophage. Again, ha? A virus that specifically infects bacteria. These are the bacteriophages. Okay, next one. Ability of a pathogenic virus to lie dormant within a cell. What do you call that process? Okay. Ability of a pathogenic virus to lie dormant within a cell. What do you call this process? Yes. Trivia terms tayo. Later on, you will meet the uncles. Okay, ano ito? Naglo-loading yung iba or hindi makaka-type? Okay, very good. This is, hintayin ko yung iba, puro YouTube na, nawala yung team Facebook. Sana kayo mga people sa team Facebook natin. Sumagot kayo. Okay, may sumagot na sa Facebook group natin. Okay, very good. This is latency or viral latency. Let's have the next number. Terms pala. This is a normal process of viral reproduction involving penetration of the cell membrane, nucleic acid synthesis, and lysis of the host cell. What cycle is this? Meron tayong cheerleader sa team YouTube at saka sa team Facebook. Okay, ano ito? What cycle is this? This is the, meron yung dalawa. Okay. Nasaan yung iba? Naglo-loading pa? Or nagte-take down notes? O, meron mga nagte-take down notes. Okay, lytic cycle. Okay, lytic cycle. Yung isa, okay, this is the lysogenic cycle. Again, ito yung pagkikabahan nilang dalawa, ha? Kapag lytic cycle, lysis. Merong keton po na lysis. Lysogenic po, fusion of the nucleic acid.
Okay? Basta may fusion, lysogenic. Pag may lysis dyan, lytic. Okay? Next. Tiny particles with a diameter of 20 to 300 nanometers. What microorganisms are these? Okay. Tiny particles with a diameter of 20 to 300 nanometers. What microorganisms are these? Oh, sinabi ko to kanina. Okay, how about the others? Go, laban. Meron lang mga taga-cheer. Okay, very good. Again, ha? Virus po, basta particles. Do remember, ha? Kapag makakita kayo ng particles dyan, virus po ang tinutukoy dyan. Okay? Next, protein shell of a virus. Go. Nagmo-multitask si Sir Jess. Go lang ng go. Okay? Protein shell of a virus. What part of the virus is this? Galing. Basta alam nila, nagiging mabilis yung ano, pag-move ng chat box. Okay? Yung helmet natin, very good. Binabasa akong caspid. Capsid, okay? Capsid. Next, this is a proteinaceous infection. Ano ito? Proteinaceous infection. Yes, basic pa ito. Manda kayo later. Proteinaceous infection. Proteinaceous. Proteinaceous. Ewan ko how to pronounce. Basta ito, protein. Sorry. Okay, very good. Alam nila, oh. Prions. Okay, prions. Next. Spore formation of reproduction. What process is this? Spore formation of reproduction. What process is this? Diba sabi ko nga sa inyo kanina, puro mga terminologies sa microbiology at saka parasitology. I tell you guys, puro mga terms lang talaga. Pag no-note kayo dyan, go. Oh, may new word tayo, prions. Okay. Spore production or spore formation, this is sporogenesis. Okay? Sporogenesis. Next, fungi cell wall. Ano nga yun? Mabilis. O, gas-gas. Fungi cell wall. Again, na nagre-recall na po tayo sa inyong mga kaalaman. Kaya nga, naging refresher course po ito to refresh everything that you have learned so far. Kasi pagdating ng final coaching, oh, yun na. Mabilisan na tayo sa final coaching natin. Okay, fungi cell wall. Very good. Walang atrasan. Oo, bilis. Chitin. Okay, chitin. Spherical shape of a bacteria. What do you call that spherical shape of that bacteria? Of a bacteria, rather. Fighting. So far, mas mabilis ngayon is Team YouTube. Bumabawi yung Team YouTube natin. Okay, spherical shape. Ano ito? Basta sphere, we have the coccus or cocci. Cocci. Bakit naging cocci ito? Okay, next. Rod-shaped bacteria. Okay, let's go to rod-shaped. Re-review lang po natin yung diniscuss natin kanina, ha? Rod-shaped na naman. Nag-iba na palang logo ni Grammarly. Ngayon ko lang napansin sa Edge. Okay. Rod shape. This is bacilli or bacillus.
X. Comma shape. Ano yung comma shape? Oh, comma naman. Comma. Comma. Comma, comma. Basta comma. Wag mo naman sirain yung keyboard, Sir Calvin. Hinahinay lang. Hindi ito recorded, guys. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito recorded. Maging recorded lang po ito pag mag-take ko ng exam. Next month. Deng, 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 deng. O, diba? Okay. Vibrio. Okay, sobrang galing. Ito. Inactivated, hard to kill, non-reproductive structure produced by certain bacteria. What do you call this? Ito, medyo nasa 1 to 10 difficulty in terms of memorization. Mahirap itong iaalala. Inactivated, hard to kill, non-reproductive structure produced by certain bacteria. Competitive team talaga yung team YouTube natin. Totoo, bumabawi. May nagpass. Pero halos lahat sumagot ng endospore. Very good. Nagre-review talaga kayo, ano? Next. Viruses that infect bacteria. Ang tawag natin sa kanila. Viruses that infect bacteria. Wala munang water break. Walang magwa-water break. Mamaya na. Para hindi tayo papuntang 11. Viruses that infect bacteria. Okay. Bacteriophage. Okay, eto. Fungi filamentous tubes. What do you call this? It starts with the letter H. A fungi filamentous tube. What do you call that one? Wala mo nang hihinga. Straight-straight tayo ngayon sa ating trivia, sa ating flashcards. Time freeze. Ano yun? May anime yun. Yung Mato. Ang galing, ha? Wow! Alam niyo ang term? Hyphae. Okay. Animal-like, plant-like organisms. What do you call this? Sobrang bilib ako sa inyo, ha? Alam niyo mga terms na nilalagay ko? Sige lang, pagdating sa scientist, ewan ko lang. Challenge accepted na, di ba? Okay. Bumibilis ang team YouTube ngayon, ha? Team Facebook, sana kayo. Okay, very good. Memorize na. Protist. Alright, next one. Archaeans that live in salty environments, what do you call them? Mga archaeans daw na nakatira sa salty na environment. Go. Ganito tayo mag-review. To test, ito yung testmanship na hindi usually kasi most of which na-neglect talaga si majorship. Ewan ko lang, yan yung mga na-experience ko. Mas nafo-focus kay Janet at saka kay Prof Ed. Huwag niyo pong maliitin si majorship mo natin. I tell you guys. From the moment that you minaliit niyo, tapos wala kayong bala, tapos yung baon niyo lang is stock knowledge, masa-stock talaga kayo diyan. Okay? These are the very good. The halophiles. Okay, halophiles. Next one. Hot temperatures. What archaeans are these? Sinabi na ni Ma'am Christine. Yes. Nasa majorship po ang timbangan para mag-top po kayo. Hindi imposible na makakuha kayo ng 90. I tell you that one. Hopefully, madami.
sa mga nanonood ngayon. Magdidilang anghel po ako. Because last time, meron tayong I think 7 na naging top notchers po from the past batch. At 8 sa first batch sa new TOS. A total of 15. Oh. Hopefully, magiging 10 plus pagdating ng March. Sino? Alam ko, nandito sa inyo. Magdidilang anghel talaga ako. Sure ako dyan na meron talaga. Especially the silent viewers dito na hindi nagtatype dyan. At meron ding mga nagtatype. And meron ding from the past batch, meron talagang ano, avid responder. At nagtapo sila. O, sino kaya sa batch na ito? Okay? So, thermophiles. Next one, cold temperatures. Okay? Cold temperatures. Yes po, Ma'am Aleha, available na po. Magre-respond po ako mamaya kasi ang dami talagang nag-reply. Sige lang, iisahin ko kayo mamaya. Okay? Cold temperature archaeans. These are the okay, sino-sino? Okay, the psychrophiles, okay? Psychrophiles. Next one. Good bacteria. Anong tawag natin sa kanila? Okay, good bacteria. Oh, ito yung famous na tag phrase sa Yakult. Oh, very good. Sige, sana yung iba. Ah, diba? Yakult diretsyo. Yakult diretsyo. Yes po, pwede pong cryophiles. Ah, pwede pong cryo. Cryo or psychro. Pero usually po, psychro po. So, sige lang. Either sa kanilang dalawa. Okay? So, lactobacillus fortis. Probiotics po. Yan po yung general term. General term. Probiotics, good bacteria, Yakult. Study of bacteria. Paraging bacteria. Anong study natin sa bacteria? What is the science for that? Actually, madami-dami ito, guys. Okay, very good. Bacteriology, okay? Bacteriology. Next one. Ah. Ito na. Okay, inhale, exhale muna kayo dyan. Ready na sa mga uncles? Oh. Stretching muna, stretching. The scientist na tayo ngayon. Nilagyan ko lang ng Coldplay. Kakabahan na. Ready na? Oh, wag muna kayong magsa-silent dyan. Let's have the uncles. Ito na mga people. Ready na? Okay. Hintayin natin yung iba para at least straight-straight ano. Medyo, may mga nade-delay kasi. Okay, hintayin natin sila. Okay, let's start with the uncles. Tab number one. Who was the first to describe the tobacco mosaic disease? Sino siya? Who was the first to describe the tobacco mosaic disease? Kayo na po bahala. Sa inyo na po, Team FB. Oh, mga uncle na po ito. Again, first to describe the tobacco mosaic disease. Naglalag daw kay Sir Romel. Hoy, ba't walang sumasagot? First to describe the tobacco mosaic disease. Na dinescribe lang po niya, ha? Again, ha?
He only described it. Hindi niya alam na yan na pala yung tobacco mosaic disease. Because itong mga scientists na ito, madaming nagpapatayan sa mga online groups kung sino talaga. So, i-demystify natin ngayon. Okay, iba-iba yung sagot. Oh, kaya nga, let's demystify this one. But, okay, let's demystify ha. Again ha, kapag makakita kayo ng question na first to describe, unang nakadescribe po sa tobacco mosaic disease, isa lang po yan. Yan po si Adolf Mayer. Adolf Mayer po yan. Okay? Oh, halatang hindi nyo napanood yung past video. Meron po tayong isang video na doon ko po ni-lecture itong mga scientists, especially sa microbiome at saka parasy. Again ha? First to describe the tobacco mosaic disease, Adolf Mayer po. Please, kalimutan ninyo na kapag makakita kayo na tobacco mosaic disease, automatically kay Dimitri. Hindi, kasi maraming ganap po siya. Itong tobacco mosaic virus o tobacco mosaic disease, maraming nangyari sa kanya. At the one who first described the tobacco mosaic disease is Adolf, hindi si Adolf Hitler. Adolf Hitler daw. Okay, nawala ako. Si Adolf Mayer po, okay? Adolf Mayer. Tingnan mo tuloy. Adolf Mayer, okay? Yes po, ito o. Crystallized po si Stanley. Yes, the one who crystallized it. That is Wendell Stanley. Next. Discovery of the first virus. Discovery ha? Discovery. The one who discovered it. Na-discover lang niya, pero hindi pa niya nalaman na virus pala yun. Sino ito? Na-discover lang niya, ha? He was only like this na, okay, experimentation ako. Okay, ito, virus, parang may something ito, pero hindi ko alam kung ano. At nireport lang po niya in the year 1892. Galing po sa extraction sa mga leaves na galing sa tobacco. At napansin niya na infectious po yung after he filtrated that one, nagiging infectious po yung ano, yung extract. At yung ginawa po niya is yung ano, anong tawag doon, yung filter candle, yung tawag doon, Chamberlain, hindi. Chamberlain filter candle. Oh. Through that extraction, he reported that one. Kaya nasa kanya po yung discovery. Okay. So kapag discovery po kay Dimitri. Una po si Dimitri, siya po yung umuna sa kanya. But meron akong but, okay? Merong pero dito. Oh, later. Unahin muna ito. Okay? So next one. First to see the tobacco mosaic virus. Eto na. He was the one who confirmed it. Sino ito? Okay? He was the one who confirmed na, hala, Eureka, this is a virus. Ito na po yung tobacco mosaic virus. Sino ito? After na, dinoble check kasi niya yung work po ni Dimitri dito. And from that, he known na, hala, this is virus pala. Okay. So, sino ito? Si Martinus, BJ Rink. Okay? Sa kanya na po yun. Okay? Kasi, si Dimitri po, ang nangyari po noon, hindi po niya na fully grasp yung meaning ng na-discover niya. Parang wala lang. Kina-experiment lang siya, hindi niya alam. So therefore, nasa kay Martinus na po na nasa kanya na credit. Okay? Sa kanya po na credit. Ano po? Pwedeng Ivanovsky, pwedeng Iwanovsky.
Ewan ko lang, merong books na Eva at meron dong books na Iwa. Basta, Noski yan. Okay? Next one. First animal viral disease. What disease is this? So, wag nyo na kalimutan yun, ha? Don't interchange the three. First animal viral disease. Nawala yung mga ibang tao. Huwag muna kayong matulog, guys. Hindi pa tayo tapos. Halfway pa tayo. Okay? First animal viral disease. You are talking about an animal. Okay. Again, ha? First animal viral disease is none other than foot and mouth disease. Okay? Foot and mouth disease po. Huwag niyo pong kalimutan iyan. And who was the one who demonstrated it? Alam niyo ba? Sino nag-demonstrate nito? Dalawa po sila. Dalawa. Ito, very unfamiliar sa inyo. I'm sure of which. Okay? Basta, demonstrated foot and mouth disease na nag-caused by a filterable agent, Frederick Loeffler at saka si Paul Frosch. Loeffler at saka si Frosch. Okay, ito. Who coined the term virus? Who coined the term virus? Go, go, go. Who coined the term virus? The one who confirmed it. Sino nga yon? Si Martinus. Siya po ang nag-coin sa virus na yan. Okay? Si Beijing po. Okay, Beijing. Next. First human viral disease. Okay. Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? First human viral disease. Hirap daw i-spell. Oo nga. Mahirap nga talaga. Galing. Mayroon na nakasagot. Okay? First human viral disease. Nakauna si Team YouTube. This is the yellow fever. Question. Who discovered the yellow fever? Sino yun? Who discovered it? Tingnan natin. Sino kaya kay Team Facebook? Oh, ito. Si Reed ang nag-discover. Tama po kayo, Sir Kelvin. Very good. Okay, si Reed. Who discovered bacteriophages? Dalawa yan sila. Discovered bacteriophages. Ito, dalawa ito sila. Who discovered bacteriophages? Very good. Ang galing. Si William Tuart at saka si Felix Herrell. Okay? Next. What is the disease that is also known as the Great Influenza Epidemic? What disease is this? Tuart and friends. Nice one. Okay? Great Influenza Epidemic. Ang nangyari po ito sa Europe. By the way. Okay. Also known as the Great Influenza Epidemic. Okay. This is the support ko na lang kayo. The Spanish
flu. Okay, Spanish flu. Question, what caused the Spanish influenza? Okay, what caused the Spanish influenza? What type of virus was it? Sige, tingnan natin. Mahirap, no? Basta walang choices. O parang mas nakakalito pag merong choice. Pag identification, yung retention talaga, malalaman mo kung you still remember it or not. Diba? Okay. What cause? Sinong nag-cause? Anong virus ang punot dulo sa Spanish influenza? Spanish bread. Nakakagutom, diba? Virus, virus, virus. Inyo alam? Hintayin ko. Ba't Spanish bread? Sino kayang unang makakasagot sa team YouTube at saka sa team Facebook natin? Oh, nagutom lahat sa Spanish bread. Sirit na? Oh, sige, sirit na. Sa H1N1 virus. Yung ahini, guys. Remember nyo sa news noon, di ba? H1N1. Ahini. Okay, ito. Development of the electron microscope. Sino yung dalawa? Development of the electron microscope. Okay, malapit na tayo. Panalo nyo, Team YouTube. Oh, very good. This is Ruska and Friends. Ruska, Ernst Ruska at saka si Max Noll. Okay? Ernst Ruska at saka si Max Noll. Last page. Show the genetic information of a virus is stored in its RNA. Ito, sure ako, di nyo alam ito. They are the ones who showed that the genetic information of a virus nandyan po kay RNA. O, dyan nalaman na RNA pala yung mga viruses. Sino yung dalawang ito? Pass. Sabi ni Lord Kelvin, oh, pass. Ilang. Okay. Okay. Show ko na lang. Si Heinz Frankel Conrad at saka si Robley Williams. Okay? Ito po, si Conrad at saka si Williams. Okay. Discovery of viroids. Sino ito? Discovery of viroids. Yes. Tama po kayo, Sir Reds. Trivial nga talaga. Naninigurado lang po tayo because marami mga trivial question po. Especially sa September, especially with the scientist. Kaya it's better to prepare. Okay, kaya mag-jot down, mag-noting kayo dyan. Tama nga. Yes po, Ma'am Crizel. Patagal ang patagal, di na makaka-relate. Okay, who is this? Si Theodore Dierner. Okay, discovery of prions. Prions tayo. So, viroids, at saka ngayon, we have prions. I think this is the last page for set 1. May set 2. Sige lang, puro kasi mga memorization. Mga terms kasi si microbio at saka parasito. This is procinar. Okay? Meron pa pala. The coronavirus outbreak in the Middle East, what was it? I think it happened last 2007? 2004? Basta nabalita yun. Coronavirus outbreak in the Middle East. What was it? Wag muna kayo matulog. Very good. This is the MERS-CoV. Okay? MERS-CoV virus. Okay? COVID-19 pandemic cause. Alam natin si COVID-19. Anong cause niya? What virus was that? Sige.
Sabi ni Sir Jaiko, oh, nakakapanghina. Huwag mo na. Because ikaapat na ito, fourth component pa lang tayo kay Bayo. Hindi pa tayo tapos sa iba. Sige lang. Okay? SARS-CoV-2. Okay? SARS-CoV-2. Ito, last one. This is the disease that had happened in the United Kingdom. Anong disease ito? Disease that had happened in United Kingdom. What disease is this? Okay, very good. This is the mad cow disease. Okay, mad cow disease. Okay, sige, hinga muna kayo guys. Tapos na tayo. Okay, so ako na naman. Listen muna kayo ha, listen muna kayo. So, yun, tapos na tayo sa mga trivial. So, let's go to the portal entries and pathways sa ating mga microbes. Mad na ako. Huwag kayong galit guys. Sorry. Para po talaga sa inyo to, okay? Portal of pathways po kung saan nakakapasok yung mga microbes. Okay? Ito po yon. We have the eyes, we have the mouth, the skin, the genitals, the cuts, nose, at saka ears. The moment na merong, hindi whole. The moment na meron siyang entrance, so parang nakakapasok siya, pwede po talaga. So in any places of our body, nandyan lang po sila, ready to get inside. Okay? Ready to get inside. So, how do these microbes make humans ill? Paano? Paano kaya? Naubos ng utak ni Ma'am Christine. Laban na po tayo, guys. Alright? Sige. How do microbes make humans ill? One, first, they should reach their target. Okay? Second, they will attach. Naa-attach sila. Tama nga naman. Paano sila makaka-apekto if hindi sila naa-attach? Tama nga ba, guys? Para masaktan, dapat ma-attach. Yes or no? Respond kayo. Para masaktan, dapat ma-attach muna. Tama ba? Ako ang naglalag. O hindi kayo nagre-reply. Parang ako naglalag. No, sabi ni Sir Romel, hindi dapat ma-attach daw para hindi masaktan. Okay? So, again, the microbes reach their target. Once they attach, they multiply, and that is the way they obtain nutrients to survive. Yan lang po yung basic process ng mga microbes natin. Okay? So, ito lang, reaching the target, na-attach sila, tapos minumultiply nila yung love nila sa kanila, kaya sila nag-obtain ng nutrients, kaya nagso-survive. Yun. Okay? So, paano sila, after they survive, that is the time na they will have something in return or gift sa atin, especially humans. Okay? Mas madami mga effects. Ito yung mga effects dyan. Okay? These are the infectious diseases. Ito mga common ones. Okay? Mga common ones. Cold. Chickenpox. Measles. All of these three are viruses. Whooping cough. Bubonic plague. Tuberculosis. All of these are bacteria. Okay? Ano pa? Malaria. By a protozoan. Ringworm at saka athlete's foot. Fungus. Ito lang po ang some. Okay? Some of the infectious diseases na pwede nating makuha sa mga microorganisms na yan. Okay? And these are some. Again. Screenshot nyo na. Balikan nyo lang ito ha. Because sobrang dami. Sobrang dami talaga.
Okay? So, from bacterial, very viral, fungal, at saka parasitic. Okay? Sige. Set 2 tayo. Mga angkol na naman. O, wag kayong tumakas. Set 2. Okay? Set 2 tayo ha. So, first one. Who discovered anthrax? Who created anthrax? Go. Set 2. Laban lang. Who discovered anthrax? Last set tayo, last set. Oh. Dalawa, di ba? Pwedeng dalawa, ano, usually dalawa yung sinasagot ng ilan. Isa lang po. Tingnan natin. Basta anthrax, guys, kay Robert Koch. Koch. Koch lang. Okay? Gonorrhea. Gonorrhea. Discovered anthrax yun. Anthrax vaccine po yun kay Pasteur. Oh, di ba? Narito kayo ano? The one who discovered the anthrax mismo, that is Robert. The one who had a cure for that, Pasteur. Okay, kuha na ba? Oh, ito, gonorrhea. Okay? Si or kay, kanino ito? Kay Neisser at saka kay Ludwig. Okay? Typhoid fever. Typhoid fever. Ito yung mga unfamiliar trivias, guys. Sinali ko na lang ito, dagdag kaalaman. Hopefully, hindi ito lalabas. Or hopefully, lalabas ito. At least, napadaanan nyo na. Okay? Typhoid fever. Kanino? Okay, Gafke and Theodore. Okay, Gafke and Theodore. Next one, malaria. Kanino? Malaria, Plasmodium spp, ha? Plasmodium siya. Variant, Plasmodium variant. Malaria. Kaname niya yung prince. Tama ba? Prince sa Britain. O sa UK ba yun? Basta, sa kanilang dalawa. Dami kong di kilala. Laban lang, okay? Charles Lewis at saka si Laveran, okay? Tuberculosis, kanino? Tuberculosis? Very good. Alam na alam. Basta TB at saka yung anthrax, kay Robert yan. Kay Robert. Ito, diphtheria. Diphtheria. Take down notes, guys. Gawa kayo ng summary dyan sa mga trivia na nilalatag ko. Because dapat talaga i-memorize para merong retention. Kota na masyado si Robert. Madami talaga siyang mga achievement si Uncle Robert. Si Kleb at saka si Loeffler. Okay, next one. Cholera.
Sino kay cholera? We're almost done, guys. Para makakahinga na tayo. At hindi pa ako makakahinga kasi magre-reply pa ako sa mga kadami-dami ng mga nagre-respond. Wait lang po, guys, ha. Hindi ko pa talaga binabasa ang mga messages. Sobrang dami talaga. Okay, again na naman kay Robert. Kay Robert pa rin ito. Diba? Ang galing ni Robert. Pneumonia. Kota na talaga si Robert. Pneumonia. Okay, tingnan natin. Daming entry ni Uncle Robert. Totoo. Okay. Kanino ito? Pneumonia. Kay Frankel. Okay? Frankel. Dysentery. Okay, dysentery is para sa Chinese. Yes po, Ma'am Chris. Meron po. I am still prepared. Na-prepare ko na talaga. Pero uunahin ko na yung mga backlog. Parang ngayon or bukas ko siya ilalagay. Yung MacBoard natin. Hindi naman MacBoard. Parang drill MacBoard na siya. Shiga. Okay? Kyushi Shiga. Shiga. Shiga po yan. Ito. What disease is this? A respiratory infection causing fever, cough, body aches, and can lead to severe complications. Okay. Normal lang siya, parang commonly. Anong disease ito? Common respiratory infection na causing fever, cough, at saka body aches. Yan yung madalas na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay, what disease is this? Oh, very good. Flu. Okay? Flu. This one. Infectious disease primarily affecting the lungs. Symptoms include persistent cough, weight loss, at saka fatigue. Okay? Ito yung nakakahawa. At kapag meron ka nito, you will take 6 months of, 6 months of medication. What is this? Okay, very good. This is tuberculosis or TB. Alright, next one. Mosquito-borne infectious disease causing recurrent fever, chills, and flu-like symptoms. What disease is this? Okay. This is malaria. Okay? Malaria. Kasi yung dengue, meron siyang specific na namangyayari. Bababa yung platelets. Diba? Bababa yung platelets. Yan yung pinaka-characteristic sa kanya. Okay? If ever merong dalawang option, malaria at saka dengue, meron silang kaibahan talaga. Okay, next one. Waterborne bacterial infection causing severe diarrhea and dehydration. What is this? Okay. Waterborne bacterial infection causing severe diarrhea and dehydration. What is this? Purikong. Okay, ano ito? Huwag muna kayo matulog, guys. Malapit na tayong matapos. Okay, this is cholera. Okay, cholera. Ito, inflammation of the liver. Inflammation of the liver.
Dapat alam nito. Usually ang disease po na ito is makikita so sa isang human na meron ito is nagye-yellow po yung mata. Nagye-yellow yung mata. What is this? This is very good. Hepatitis. Okay, hepatitis. Next. Highly contagious viral infection characterized by fever and a distinctive rash. Oh, highly contagious daw. So parang you will be quarantined in this one. Tapos meron kang mga paltik-paltik. What is this? Okay. And once ka lang, tama ba? Once ka lang dadapuan nito. Am I right or wrong? Hindi ko alam. Kasi from my knowledge, sabi ng mama, sabi ng parents ko or parang sa family, naka once lang ka na pwedeng dapuan nito. What is this? This is measles. Okay? Measles. Inflammation of the lungs. Very common na sakit ito. Before TB. Before TB. Anong una muna? Okay, mayroong question. Ano pong difference ng measles at saka chicken pox? Sa chicken pox po is merong mga blisters. Merong mga blisters and usually, yung mga dinadapuan nito is mostly mga bata. Basta chicken pox. Measles is adult na siya. Pwedeng mga adult. Commonly talaga sa chicken pox is mga bata talaga. At meron sila mga blisters dyan. Iba yung paltik-paltik sa chicken pox at iba din po sa measles. Yan ang difference nila. Ito is, very good, pneumonia. Alright? Pneumonia. Next one, inflammation of the gastrointestinal tract. What is this? O sabi ni Ma'am Chris, hindi pa siya nadadapuan. Mag-ingat po kayo, ma'am. Basta may alam kayo na may measles sa family ninyo or anyone, co-worker, ano, wag na wag kang ano, tatabi. Inflammation of the gastrointestinal tract. Common. Ito yung common. Okay. This is gastritis or gastrointestinal. Okay, inflammation of the gastrointestinal tract. Gastroenteritis. Next one, bacterial infection causing inflammation of the throat. What is this? Iba yung ulcer, guys. Ulcer is the stomach. Specifically kay stomach. Yung gastrointestinal tract is yung tract talaga mismo. Yung pathway. Ito, bacterial infection causing inflammation of the throat. Throat po, throat. Okay? Throat. Specifically throat. Throat. Ito yung whole throat ninyo. Hindi isang structure doon. Yes, another term for sore throat. What is that? Very good. May nakita ako. This is the strep throat infection. Okay, strep throat. Basta throat po, strep throat. Basta tonsil, tonsillitis. Iba yung silang dalawa. Okay, inflammation of the tonsil, tonsillitis. Inflammation of the throat, strep throat. Okay, streptococcus, tama. Next one. Bacterial infection typically transmitted through contaminated food or water. Oh. Ano ito? Pwede itong dalawa actually. Pwede itong dalawa. Pwedeng si letter A or pwedeng si letter S. Sige, go. Again, pwedeng si letter A, pwede din si letter S.
Okay, very good. One is amoeba. Ano yung S? O, huwag muna matulog. Ano yung S, guys? Very good. Salmonellosis. Okay? Salmonellosis. Next one. Sexually transmitted bacterial infection causing symptoms like discharge, pain, and inflammation can lead to complications if untreated. What is this? Hello, Sir Mario. Oh, hi, sir. Ba't ka nandito, sir? Kasama ko ito si Sir Mario kanina sa ano, seminar po namin sa HATS at saka Solo Taxonomy. Oh, nandito si sir. Yes, sir, visible. Visible kayo ka, actually. Okay? Sexually transmitted bacterial infection. What is this? This is gonorrhea. Okay? Gonorrhea. Next one. Infection affecting the urinary system. What is this? Infection affecting the urinary system. Ito, meron ako nito, actually. Sige, sir. Paminaw lang sa adira. Hapit na mahuman, actually. Kaulaw. Nakitan kong solda. Okay. Sige. Infection affecting the urinary system. Oh, meron ako nito, UTI. Sa mga mahilig mag-coke. Okay, sa mahilig mag-coke. Ito, bacterial toxin-mediated infection causing muscle stiffness and spasm. And usually ito is nakukuha natin sa mga matatalas na bagay. Oh. Ano ito? Oh. Sleeping na daw si Ma'am Tin. Huwag muna. You're almost done, guys. Okay, very good. Tetanus. Okay, tetanus. Next one. Fungal infection affecting the skin of the feet. What is this? Oh, fungi na tayo. Galing ninyo, ah. Tetanus, lockjaw. Yes. Yan yung isang, hindi sa symptom, effect. Symptom ba? O effect? Oh, may tinatawag ni Sir Romel yung friends nila. Ba't tumahimik si Sir Renan at saka si Ma'am Eunice? Very good. This is athlete's foot. Yung tinea pedis. Okay, next one. Bacterial infection usually transmitted through contaminate. Ay, hindi ito. Sorry. Next one tayo. Ito. Sorry. Okay, let's go to microbial terms. Okay, microbial terms. First, refers to the introduction of microorganisms into a culture medium to grow and study them. What process is this? Okay. Tapos na tayo sa diseases, guys. Terminologies muna tayo, microbial terms. Lumabas kasi ito sa LET, September. Ito pong apat na ito, mga options po ito sa mga questions. Ito, refers to the introduction of microorganisms into a culture medium. Very good. Galing ni Sir Vincent. This is inoculation. Okay? Inoculation. Okay? Inoculation. Next one. This is the time elapsed between exposure to a pathogenic organism. What do you call this process? Okay, laban, mga science majors. 137 yung ano survivor natin. And we are malapit ng 11. Okay? Time elapsed, incubation. Ito, ingestion of toxins produced by certain microorganisms. What term is this? Okay. Almost done tayo, guys. Malapit na. Konting tiis. Huwag muna, Ma'am Mary. Lapit na tayo. This is intoxication. Okay, intoxication. Next one. Refers to the period between the infection of an organism by a pathogen. What term is
that. Laban lang, laban lang. Ilang slides na lang. 7 slides. Okay. Refers to the period between the infection of an organism by a pathogen. It starts with a letter L. Anong L ito? Period po ang tinutukoy natin. So, this is latency. Okay? Latency. Let's have food microbiome. Okay? What are the processes dito? Let's start with number one. Process of heating food and beverages to a specific temperature. Anong process of food microbiology or food processing ito? Go. Process of heating food and beverages to a specific temperature. Okay, sagot, sagot. We're almost done, guys. Konting tiis. Ganito talaga, sakripisyo muna para makuha si lisensya. Malapit na kayong sasabak sa gera. Okay, konting tiis, guys. Kulang pa ito. Because last time, umabot kami ng 1 a.m. at saka 2 a.m. Di ba, Sir Senko? Nasaan si Sir Senko natin dito? Nawala si Sir Senko. Okay, this is pasteurization. Very good. Next one. Involves the complete elimination or destruction of all forms of microbial life. What process is this? Okay, complete elimination, basta completos ricados, hala, lahat is luwawala. This is sterilization, okay? Sterilization. Next one, mechanical process that breaks down fat globules in milk and other dairy products to create a uniform and stable product. What is this? Okay. What a process sa milk production para magiging ano siya, tawag nito, okay yung lasa at hindi siya medyo sticky na nagkakaroon siya ng ano, stable yung colloidism niya. Oh, yan yun. This is what? What is this letter H? Oh, sige, bigyan ko kayo ng clue. What is this letter H? Very good, Sir John. Oh, si Sir John una nakasagot. Homogenization. Wag na wag yung kalimutan itong homo na ito. Okay? Iba po yung pasteurization, iba po dito yung homogenization. Homogenization is that talking po tayo sa mga dairy products na para maging uniform siya at para stable po yung colloids niya doon. Okay? Next one. Refers to the removal or reduction of contaminants. Oh. From the word contaminant, what is this process? Go, guys. Almost there. Para makatulog na tayo. Kayo pala. Magche-check pa ako ng papers at magre-reply pa ako sa mga sa page pala. Okay? Decontamination. Okay? Ito. Reduces the number of microorganisms on surfaces or objects that is deemed safe by public health standards. What is this? Ito, it starts with the letter S. I think this is the last trivia. Meron pa pala. Last three. Okay, what S is this? This is, very good, sanitization. Okay, kasi reducing lang po. Okay, basta reducing lang, sanitation. Okay, this one. Process of reducing or eliminating organisms on surfaces, objects, or inanimate materials. Okay? Non-living things, yung mga doorknobs, tables, kung ano-ano pa. What process is this?
These are very important terms, guys. I tell you. You should know this one. Lumabas po ito. September? Yeah, September. This one is disinfection. Very good. Basta sa mga non-living things, mga materials po, disinfection po ang tukoy natin dyan. Okay? Ito. Preserve food by slowing down the growth of microorganisms. How will you do this? Lysol. Oh, Lysol disinfectant. Oh, disinfection. Yun. To. Preserve food by slowing down the growth of microorganisms. Ano yung ginagawa natin sa ating mga food? Saan natin sila inailalagay sa bahay? At anong ginagawa natin? Para hindi siya madaling mag-spoil. Di ba i-reduce natin yung temperature? Di ba yan yung concept? Oh, this is freezing. Okay? Freezing. Para malo-lower down yung rate of reaction. Para hindi siya madaling ma-spoil. Nilalagay sa ref for preservation. Next. Involves sealing food in containers and heating them to high temperatures. What process is this? Laban lang, guys. Okay. 3 more slides to go. Malapit na. Involves sealing food. Ito, ginagamit sa manufacturing industry, especially sa mga sardinas. What is this? What method is this? Very good, Sir Renz. This is canning. Okay? Canning. Delata po. Okay? Delata. Ito. Involves the conversion of sugars into other compounds by organisms. What is this? Seal jutsu. Canning po. Sardination. Pwede. Pwede natin ilagay sa merayam. Sardination. O, ito na yung sinasagot ninyo. This is fermentation. Alright? So, that ends the set 2. Okay? So, i-discuss ko lang sandali itong mga types of parasites na ito. Okay? So, types of parasites, we have ecto, external. Okay? Ito lang yun ang mga terms sa ectoparasite, external. Endoparasite that lives inside the host bodies. Protozoa, free-living or parasitic. The helminths, multicellular parasitic worms. Arthropods can be ectoparasites and vectors. Usually talaga vectors po sila sa mga diseases. Plant parasites obtain nutrients from the host plant. Example, yung mga witchweed. Okay? Microparasite, yung mga microorganisms natin. Alright, next one. Last one. Macroparasites, these are the larger ones. Sa example is yung mga worms, insects, yung mga ticks, at saka mga mites. Holoparasites completely depend on the host for nutrients. Okay? Example, yung mga broom rape at saka dodder. Hemiparasites, these are parasitic plants by the way. Example, yung mga mistletoe. Itong mistletoe na ito, lumabas na ito sa let. What type of relationship? Si mistletoe. Parasitic po si mistletoe. Okay? Next one. Facultative parasites. These are the organisms that can live independently. Okay? Pwede silang mag-survive dyan. Kahit ano. Okay? Obligate parasites can only survive and reproduce as parasites only. Okay? So, last one. Last slide na po tayo. So, these are the arthropods, yung mga parasitic ones, under diseases. Yung mga kuto po sa mga dogs natin, Lyme disease. Soft ticks, tick-borne fever, scabies mites, scabies. Chiggers, severe itching, or ano siya, tawag noon, hindi arthritis. I forgot. Allergic rhinitis. Lice, feed on head, of course. Bed bugs, severe itching, fleas, bubonic plague. Okay? So that ends microbiome
and parasitology. Whew. Okay. Yes, nga nung science. Di ko yan kasalanan, guys. Okay? So, by Monday, okay, magre-rest muna ako Saturday at Sunday. We will resume on Monday with the last topic po, anatomy and physiology. Okay? Anafisyo na po tayo sa Lunes. Then we will have a break po by the 6. Then continue po tayo sa chemistry 7, 8 at saka 9. Okay? So, yes, that ends our discussion. Hopefully, meron kayong mga na-learn ngayong araw po na ito. Especially those na wala na or naubos na yung mga brain cells. Okay? Again, ha, to those who want to buy or who want to avail po sa ating compendium, available na po siya. Wait for my reply po sa ating page po natin. Okay? So, thank you for listening, guys. And God bless everybody. Ciao!